orang palingnya. Jadi kita hanya nak kita bawa dia sini ini biju. Kung magtanong siya kung magtanong yung sensor ko, ibigay lang natin ng ano, kalahat. Magkano'ng bago niya? Bago kasi nasa 1-2 Ito. Ibigay mo saan niya naman dahil. Hindi mo eh. Kasi pa siya. Bayaran niya. Ayun eh. Ganda na ng trabaho. Pero malakas talaga itong bulko. Bakit lang yun? Hindi trabaho sa bakit. Trabaho yung lumabas sa taga. Kaysa bato. Masisira kasi yung machine. Kailangan bago talaga pag yung mga bato na rin. Daling makasira ng ano yan, yung bomba. Yung hammer. Oo. Yung ganyan, no? Oo. Tuktok. Merong bago na customer, sinunod niya doon sa border. Yung mga bato niya, yung mga alam mo yung mga limestone. Makukunat. Ah, sira agad. Sira. Oh, bagong bulbo kahit bago yan, sisirain niya. Ang kunat kaya yung limestone na gano'n, yung puti. Matitigas yun. Hindi nasisira yun. Kailangan ipapasabugin mo na yun. Engine oil pressure? Ano? Bomba? Engine oil pressure. Bomba naman? Yung masas. Yung masas? Yung sensor niya? Yung open circuit. Baka walang kuryente lang. Engine oil pressure. Yung sensor niya. Yung asas niya. Ay, yung sa umiinit siya bro. Bakit umiinit dyan? Yung masensor sa bomba niya dyan sa pan. Well, hindi makikita yan dyan. Engine oil pressure. Sabi siya. Ayun, 1998 plus 5. Oh, nakailang basis na yun. Ano yan? Yung oil level niya naman. Sa hydraulic? Oil level niya sa langis. Sa langis? Sa makina? Oo, sa makina. Yung papunta doon sa baba na gano'n. May oil level yan. Tapos yung active pa na isa, oil pressure. Yung oil pressure. Saka yung oil level. Isa lang kasi ang linya niyan. Makaputol yung linya. Yung sensor? Kaya yan nagpa-blast yan. Pero sa BECU, wala. Sa BECU, wala. Hindi yung matitris ah. Hindi, pandarin mo bro. Hindi yung matitris yung... Pandarin mo kaya para makita. Pwede na. Oo, pandarin yan. Pandarin yan. Kahapon, pandarin eh. Isang oras ka lahat eh. Pandarin mo. Kasi yung hydraulic bro, pagka tumaas din ang mga 90, mainit. Hindi makikita na mga, ano rin mga bro, makikita din, walang init. Pag 90 Celsius talaga, mainit na yun. Kumukulo na yun eh. Yung ano, yung ginawa ko doon, 108. Talagang init na init na. Kumukulo na yun. Napalitan na ng bumba, ano na lang, mga nasa 70 na lang. Matindi. 70 lang ang normal nyo, 70 to 80. Pero kung may internal leak yan bro, dapat may ina yung bomba niya. Lakas ng bomba eh. Kahit may mga turo-turo siya. So ano lang siya. Muna yan? Tingnan muna yung kuryente yung sa pan. Pero yung, may kuryente siya kaso walang speed. Yung kuryente niya bro sa ano? Sa bomba, sa valve. Di ko alam kung tama yung connection. Hindi, pagka doon, sa valve doon sa bomba, nag-i-error din dito on 190. Wala ang error dyan. Ibig sabihin tama. Saka namamatay yung ano pag hindi gumagana yung power shift valve niya. Yung nga. Yung, pag hindi na-connect, kahapon namatay siya kasi walang connection. Ngayon, ninanap ko yung kuryente. Nuhaan ko ng ano, bultahe. Pag walang connection. Inunik ko. Hindi na siya namamatay. Hindi dito, saka namamatay siya. Yung sa init niya. Yung init niya, hindi mo kasi matretris yung temperature ng ano dito, hydraulic eh. Kailangan meron kang scanner. Sa ano, matitrace lang ng sensor yan kung ano mag-warning dito. Pero malamang sa pan lang ito. Kasi steady lang, tingnan mo, pandarin mo, tingnan mo yung pan niya. Steady lang ang ikot-ikot niya. Kahit uminit siya, wala. Kasi nagbibigay lang naman ng ano yan, pressure. Galing din sa bomba. Yung pilot na.
May linya yan na papunta dyan sa galing Bumba. Siya nagbibigay ng pressure sa pan para ano. Doon lang nagko-control lang yung solenoid lang para bigyan siya, mag-open siya ng ano, mag-open siya ng malakas na pressure para lumakas din yung ikot. Kung nabaliktad niya connection doon sa Bumba, malamang mabaliktad yun. Inunik ng Pakistan doon, malamang mabaliktad yun. Kung mabaliktad, hindi na magbibigay dito ng ano, tamang pressure. O, kung yung inlet, okay. Kung inlet niya, nagbaliktad doon. Hmm. Pero pagka outlet naman yung ano, return, eh, ang naikabit, hindi rin, ano, hindi rin gagana yung pan. Pero bumagana yung pan. Ang problema, yung sinasabi mo, pinuhan ko ng lang. Voltahe, pinuhan ko ng voltahe, 25 volts, ang linya. Takas, mataas na. Pero ang problema, hindi siya nag-automatic, yung matic bulb niya. Hindi nag-automatic. Dapat sa init na yon, mainit ka dito eh. Dapat sa init na yon, magbibilis na yung takbo ng pan na yan. Eh, bagal pa rin eh. Minsan, umihinto pa eh. Yung Bumba. Mga ECU niya. Yung ECU niya. Yung ano lang, hindi na original. Kaya lang, maganda sana kung meron tayo pag-testing pag gaya yung isa, matesting yan. Baka problema na yung ECU yan, bro. Ang problema niyan, kaya hindi niya mapagana ng gusto yung mga sensor doon. Wala siya binibigyan ng aero sa... Sa hydraulic, no? Sa hydraulic. Vehicle information test. Ang original niya. Chassis number. Pag hindi na kasi original, iba yung chassis number. Ay, hindi mo na mabasa yun? Yeah. Hindi. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Yung original, hardware software yun. Original pa rin. Ang chassis number niya. ECU 80457 80457 tapos 0457 chassis 18 niya. Itong BEC niya. Oh, original pa lahat. Original pa? Original pa lahat yung chassis number niya. 80457 ba? Hindi nga napalitan, di ba? Hindi pa original pa yung yan. Original pa yan, hindi pa napalitan. Yung chassis 18 niya. Hindi ko pala kumpito. Okay pa? Hindi nakaw yun. Ngayon, ang problema niya lang yan, yung bulb na yon. O, yun ang problema ko, bakit hindi bumibilis yung ikot ng pan na yan eh. Specification ko, yun ang talaga yung pressure na ibibigay ng galing niya sa pumpa. Kung mababa din yun, na ibibigay ng pressure. Kung paanda rin kaya bro, makikita dito? Magbibigay ng pressure tama dyan? Hindi sa gaya kasi ng ano yung may aparato kami na sasasak na dyan na nakikita lahat yung mga pressure eh. Wala na may ano yung mga kasama namin dito doon pinagkukuha eh. Yung nakakaw? Uy, no way! Ay. Oo, kasi mahal yun eh. Dati kompleto kami dyan. Pag interesan talaga nila yun. Tapos sabihin nila na wala. Mga baguhan na. Tagal-tagal ko yun, di ako nag-gagal. Kung gamit ay, talaga dyan. Ay, ibang lahi, walang takot yun. Yun o, yun lang yung active o. Oh. Ano lang? Engine oil pressure sa engine oil level. Engine oil pressure, engine oil level. Kuryente bro, walang kuryente. Ay, wala namang, wala namang relasyon yan sa hydraulic. Oo, sa engine. Oh. Makina lang yun eh. Ay, yung sa makina, wala problema. Ang problema yung... Ano? Engine pressure tsaka oil level. Baka yung kuryente wala niya dyan. Walang kuryente. O kung sira yung sensor din. Wala namang error ng ano hydraulic. Hydraulic, wala. Wala siyang... Malamang bro, paano magbigay ng error ng hydraulic kung ang PCO may problema? Hindi niya na maipasa dyan talaga. Kasi kung wala problema yung PCO, ay, pandarin mo bro. Tingnan mo kung
maglalabas dyan. Yung bisyo. Huh? Andan na natin. Ay, start na. Start na. Sa makina lang yun. Siya hydraulic, hindi siya... Pero bro, pag kayong ano naman, hindi kumagana yung VCO, wala sanang ano dito. Wala sanang... Oh, nawala yung ilaw-ilaw. Hindi, para just... Oh? Oh? Yung ilaw doon nawala, oh. Hmm? Nawala. Meron. Pero walang problema naman. Basta may lang. May pressure. Pag walang pressure naman, mag-stuck na yung makina yan. Ah, matigok na yung makina yan. Kuryente lang yan. Wala lang yung supply. Pero kung ano, hindi active yung VCO, ano sana, magdududa ka. Pero wala siya na ibabato na sensor. Oo. Gaya yan, oh. Gumagana yung VCU niya. Pag error code naman, binibigay niya na error code. Kung may problema sana yung mga solenoid niya. Pag bunutin mo kasi, magbunot ka kasi ng isang sensor yan, kailangan magbigay siya ng error code. Ng error code dyan. Halimbawa, yung sensor doon, kung hindi gumagana, magbibigay siya dito. Kung bunutin mo na gumagana, o bakit hindi niya mapabilis yung ikot ng pan? Yan ang problema ko, yung pan. Bakit hindi niya mapabilis ang ikot niyan? Kasi... Kung kulang din kasi ng pressure sa hydraulic na papunta ko. Mainit na nga dito eh. Iwakan mo rito, umiinit. Oo, umiinit din talaga pag nag-uminit niya. Hindi niya mapabilis yung ikot. Kung bumilis lang yung ikot niyan, malamang hindi iinit yung hydraulic. Nakapix, ano? Oo. Nakapix lang yung minsan namamatay pa. Uminto. Nakita ko, uminto. Tapos, andar. No. Uminto na ganyan, pero ano, mabagal lang yung ikot. Hindi yung uminto na totally na uminto. Hindi. Umiikot naman. Umiikot siya, kunti, dahan-dahan, tapos bibilis ng kunti. Yan ang sinunod. Pero yung dapat, mabilis ang ikot, no? Mabilis. Dapat mabilis kasi... Kasi inahabol niya yung... Yung inahabol niya yung init eh. Init eh. Kasi yung solenoid valve dyan, mayroon eh. Oo. Na solenoid valve switch niya eh. Baka hindi rin gumagana yung solenoid valve switch na yun. Anong maganda doon? Palitan yung dalawa. Yung bomba niya sa pan, tsaka yung... Tsaka may internal leak na rin yung bomba. May internal leak yung bomba. Oo. Kasi original pa yan, hindi ka naman palitan yan. Okay, original pa yan, ilang taon na eh. Uy, ilang taon na ito. Anong pero kung ano naman yan, natitesting mo naman yan bro, pag ano, yung pump niya, pag tinanggal mo. Pag binuksan mo, di ba may mga tama na yan. Makikita mo na sa loob yung mga plates niya. May mga struts na, kung ano, okay yung mga loops niya ba, ano yung cup niya, ganyan, ano yung tama. Makikita mo kung ano, pag uminit na, wala na, babagal na. Pagka ano, start mo pa lang, maganda pa yung ikot, pero pag mainit na, wala na. Minsan, hinto. Parang mabagal na yung ikot niya. Kasi ngayon, medyo mabilis-bilis na yan, kasi malamig-lamig eh. Hindi mo alam kung bumagal siya dahil sa init ng hydraulic o... Sa kuryente. Sa solenoid valve. Kasi dapat, ang bibigay sa kanya ng pabilis, yung solenoid valve switch niya dyan na mayroon siyang connection na high and low. Dapat yun ang magbibigay ng ano. Kasi dalawang linya lang naman. Oo, dalawang linya. Yung ano na, negative lang sa akin. Pag may problema sana yung solenoid, magbibigay din, ipapato niya dito na may mamapasok. Mahal yung solenoid valve dun eh. Oo. Yan eh, yung valve na yan eh. Inanong nila eh. Tumuto ko yan sa buong bata talaga ng ano pa.
tingnan mo. Ayun na, palitan ko naman ng bomba, bro. Tingnan niya. Kaso, ako. Tulad mo muna na may tama. Oo. Saan di yung bomb? Pero mamaya, ganun pa rin yung problema, di ba? Dito. Diyan. Dito na. Ah, dito. Ikot niya, oh. Oh, mabagal nga ikot, oh. Ah, ganun lang yan, bro. Hindi na nalalakas ang ikot niyan. Kahit uminit, ano, ganun lang yan. Ikot niya. Ganun lang kabilis. Tapos, uminit, mabagal. Mabagal siya. Pag uminit, mabagal siya. Oo, oh, kasi yan. Bagal nga ang ikot eh. Ito, puro engine yan. Kinuhaan ko ng ano. Puntahe. Sinagyan ko ng cut yung ano. Pinuno ko nga ng hydraulic yan eh. Bago pinandar ng mga linya. Pinuno ko ng hydraulic yan eh. Para na mag-airlock eh. Sabi ko baka kinabit nila noon, tinanggal nila, hindi na nilagyan ng hydraulic. Kaya nagkaganon. No, pinalinis ko yan sa Sinaya. Bago kinabit. Pinalinis ko kaya tinanggal ko yan. Pinalinis ko sa Sinaya. Malinis yan. Kuha mo yung ano, lakas na bakit, bro. Lakas. Lakas. May kuryente naman ko, di ba? Oo, may kuryente yan. 25 volts. Ano? Yung bulb na to, yung marumidin kasi. Yung bulb na yan. Nilinis mo din. Hindi nilinis mo yan eh. Nilinis mo sa loob. Oo, tinanggal ko yan, isprayan ko sa loob eh. Yan. Tinanggal ko, isprayan ko sa loob. Maganda sa ato kung may mga, ano kayo, pwede mo din sa akin. Oo, ayun nga sana, kung mayroon kaming ganitong kapariho, pwede ko tanggalin. Oo. Tanggalin ko. I-testing ko dyan. May leak ko? Oo. Oh, may leak sa nang leak yan. Hindi. Tanggalin ko na lang yan. Tanggalin mo na. Tapos tingnan mo kung may tama. Tapos tingnan ko. Ano na lang. Tingnan na lang yan. Oo. Oh. Tama. Kasi pagka-testing niya ko sa iba, kita na sa bumbo doon. Oo. Kasi yan ang nagpapalakit ng hydraulic eh. Oo. Yung bumba na yan. Sa cooling system ka muna magtitingin bago sa... Oo. Kasi ang problema niya sa... Kaya nakapalit na doon kung yung pan niya, hindi nagbibigay ng dinas niya kapalamig. Wala. Ang problema niya. Hindi nilayin ko siya, hindi nagbabago eh. Hindi. Kailangan niya pagka mainit na, mabilis ka. Bilis. Bilis. Eh, may kuryente naman. Hindi yan, Lord, yan. May kuryente naman. Tapos yung solenoid niya, okay naman resistance. Ganun lang ang bilis niya eh. Ganun lang eh. Pero sinisting mo ito, may kuryente. May or? Ah. Eh, tinang mo ito, still do, puling ko. Still mo. Tapos resistance ito. Oh. Kinuha mo na resistance yan, dati 20-10, di ba? Ay, 10? Okay yan. Ano? 10? Okay lang yan, oh. Hindi mo na yung
Problema nga yung ano yan. Ha? Di. May pressure siya pero mabagal. Yung ano? Mabagal yung bumba. Okay. Ano? Bibigyan siya ng Korea. 55 po dati yun. 55. Yan yung sunod yung bag. Stud niya dito? Yung stud niya. Ah, yan. Yung. Kinoob ko muna. Oops lang. Kinoob dyan. Nagmamagnet naman, di ba? Okay. Oo. Mamagnet siya. Mamagnet eh. Mamagnet, oh. No? Okay. Okay. Pag hindi na nagmamagnet. Kaya mo dati yun, 18 eh. Walang umabot ng gross, no? Bayan.
sa tester mo. Ano? Yeah. Kopi tari ba? Kunin. Ada sumpah kari pi. Kari ba? Dua kari ba dulu. Dua iki ta ada. Kopi tari ba? Dua jok. Dua ina mo. Ha? Dua tari pun. Ada ena ya sumpah. Kenapa? Ayo ji curat-curat. Ayo. Ajim curat-curat. Kuah lin barah huah. Jadi seluruh nivel berah, lazim curah-curah ini. Gua mabe, wasim cim gua tawar. Tadi naik drulik ada harara, lazim curah-curah. Gua mabe. Gua alat pun dah, gua tawar mabe curah-curah. Ada semua problem. Oh, ini apa?
Okay ba, bro?
Magbibigay ng ano yan dyan, bro. Error. Pinunod mo. Magbibigay ng error dyan. Magbibigay, gumagana. Kung magbigay siya, gumagana. Kasi pagka sira, mag-error talaga. Oo. Magbibigay naman. Kaya pinunod ko dun sa ano kanina. Yung sensor na yon, yung nagpapabilis ng ikot dito. Pag umiinit yung tangke. Babasa niya na mainit na kaya. Kasi gumagana yung sinunwheel valve. Magbibigay siya ng signal na dito sa PC o kaya bibigay din siya ng kuryente doon sa... Wala. Sibin, sira yun. Hindi na rin gumagana yung sensor. Sumabog nga yung filter niyan, bro, sa init eh. Diyan. Sumabog.